Kapag sinabi natin Yamaha, syempre andyan ang mga R series tulad ng mga R15. Neo retro na katulad ng mga XSR 155. At syempre makakalibutan ba naman natin ang mga MT lineup tulad ng mga MT15. Now, tanggalin mo yung makina nila at ilagay sa isang underbone. Anong meron ka? Isang napakagandang Yamaha Sniper. Ang tanong, mas pipiliin mo ba to kaysa sa mga ibang nagsilabasang underbone ngayon? The latest Sniper has been around for quite a while now at meron tayong dalawang variants para sa Sniper. Standard version na naka single path caliper ang braking system, Maxxis tires, walang charging port at disuse. Habang sa R version naman na tulad nito, naka dual path caliper, naka IRC tires, 12 volts power socket at may smart key system. Pero both variants shares the same platforms na may 155cc displacement, liquid cooled, 4-stroke, 4-valve, single cylinder, single overhead cam, 6-speed tranny na may sipa ng 17.8 horsepower at 9,500 RPM and 14.4 Nm of torque at 8,000 RPM. May 5.4 liters fuel capacity, may bigat na 119 kg, at mabibili nyo ang R version katulad nito for 129,900 pesos at 123,900 pesos naman sa standard version. Nasa harap nating lahat ngayon ang R variant in glossy black, simpleng kulay for 2023 pero pang mayaman. Glossy black side fairing na may sticker na Sniper, pero dito pinutol nila yung layout. And meron din kayong butas na air vent dito sa gilid, hindi katulad ng Aerox na isang buong sarado. Dito kahit papano may mga butas. Sa taas naman, ginawa nilang gray yung bodywork niya with VVA sticker dito sa bandang upuan. Then black fairing all the way dito sa likod na may sticker na Diasil. Ito yung aluminum part na nilagay nila sa may cylinder. Pero anyway, punta tayo dito sa front end. Napakadaming kanto. Alam niyo mga cutie pies, napaka-interesting ng mga LED lights na nilagay nila dito sa front end. Bakit kamo? Once na binuksan na natin yung ignition switch, sabay buga nung daytime running light niya. Na napakaganda. Sabay mo pa ng gantong klaseng shroud. Pero hindi pa yan. Nakikita niyo tong part na to sa may bandang ulo niya. Ito yung nagsisilbing low beam niyo. Then kung mapapansin niyo, meron pa tayong ilaw dito sa baba, which serves as your high beam. And meron din tayong fang sticker dito sa may bandang harapan. And nilagay nila sa fairing yung signal light nyo na naka-bulb type. Teka, buksan natin para makita nyo. Ayan po ang itsura niya. So once nabubuksan natin yung bike, biglang buga din yung hazard light nyo. At LED taillight. Ito ang gusto ko sa mga Sniper eh. Parang may resemblance yung taillight niya sa mga R series, di ba? Syempre, naka-grab rail na rin kayo para sa mga OBR nyo. At naka-bulb type po ang mga signal light niya sa likod. Ingat lang at mukhang madaling mapigtal to kapag nadaanan ng mga tao sa parking o kung saan man. Dahil nasa R version po tayo na Sniper, nakakilos po tayo at ito po ang itsura ng sensor niya. For example, magpapark kayo ngayon, no? Punta kayong SM, ilalak nyo yung steering wheel. Kailangan nyo lang gawin, ipush to, itodo pakaliwa. Kung sakali namang maraming motor sa paligid nyo at hindi nyo mahanap yung fully paid Sniper nyo, meron po tayong answer box. So once na pinindot po natin siya, magbibip po siya twice. To unlock the steering wheel, ang gawin lang po natin ipush itong part na to, sabay ipit pa kanan. May indicator naman po siya dito kung saan nakatutok yung knob na to. For example, bubuksan natin yung upuan. Lagayin lang po natin siya sa open. Push ulit. Lagay sa open. Sabay pindot nito.
Yun. By the way, naka-single seat po tayo na may two-tone texture. Anong meron sa ilalim ng upuan? Tada! Wala po tayong mailalagay. Wala pong cargo space sniper eh. So kapag magpapagas po kayo, kailangan nyo pong iangat yung upuan nyo. At para makita ang battery nyo, kung gusto nyo i-charge or tanggalin yung battery nyo, dito po siya nakalagay. Extra tools, meron din po kayo dito. Ayan, tulad nito. Screw and flat screw. And also lagay ng mga documents. Yun lang naman po. Ang daling sara ng sniper ah. Oh. At dito sa R version, meron din po kayong 12 volts power outlet. Para sa mga taong gustong magpakalayo-layo at lobat ang cellphone, pwede po kayo mag-charge. Wala tayong compartment sa harap eh. Sa dash naman, gumagamit ng Stiper ng fully digital LCD display. At dito makikita po natin yung gear indicator. Medyo maliwanag lang. Dito kayo sa part na to. Yan. Tachometer dito, speedometer, fuel indicator at lock sa baba. Para makita natin yung mga ibang informasyon dito sa sniper, meron po siyang nag-iisang button dito sa gitna. So dito makikita natin yung current fuel consumption, average fuel odometer na 450 km pa lang natatakbo, trip 1, trip 2, and yun lang naman po. Teka, reset lang natin yung average fuel consumption para makita natin mamaya. Yun. Alam niyo, simple ng display niya eh. Hindi masyadong mataas tong fairing na nasa harap niya. Simpleng cockpit lang. Sa kanan, makikita natin yung kill switch, hazard switch na sa kanan ng handlebar nakalagay, at ignition switch. To the left, makikita natin ang high beam and low beam, tsaka pass switch na rin. Ayan. Turning switch and also busina. By the way, yung mga levers po natin, naka-coat po siya in black. Front suspension natin, naka-telescopic forks with single disc. At dahil naka-air version tayo, naka-two-pot calipers tayo. Yun nga lang, wala pong ABS ang mga sniper. Ang bastos tignan ng design ng mags nito. Eh, meron na ring engine cover si sniper para kahit papano pag dumaan kayo sa basa. Hindi ganun kalala yung putik na tatasig sa makina niya. May rubber na rin po yung foot pegs natin to absorb vibration. Lalo na in high speed. Kung sakaling gusto nyo i-check yung level ng oil nyo, ayan po siya. Naka-swing arm suspension tayo sa rear. Hindi po adjustable to. Braking sa rear, naka-single disc din with single path Nissan calipers. At naka-tubeless IRC tire na may sukat na 120-70 dito sa likod at 90-80 naman sa harap. Ay, isa pa sa nagustuhan ko dito sa sniper, wala man tayong ABS, mayroon naman tayong assist and slipper clutch na kung saan effortless yung pagpiga nyo sa clutch lever nyo. And also malalambot yung mga gearing nyo para smooth ang biyahe natin kung saan nyo man gustong punta. Mayroon bang side stand kill switch to? First gear. Subukan natin. Wala pa mga utilities. Alright, so I think yun lang naman. Punta naman tayo sa unang upo. Alam niyo kung gusto niyo ng entry level bike na almost may resemblance sa mga sport bike at gusto niya ng medyo manipis at magaan at madali i-handle for daily, ito na yung motor na yun eh. Ang porma niya eh, di ba? Ang ganda talaga pag nasa glossy black yung motor, no? Ang premium ng itsura eh, tapos nasa Yamaha ka pa, di ba? Alright, boys and girls, unang upo. Teka, naka center stand pa pala to. Okay. Seat height is 795mm. I am 6 foot tall, 85kg. At ito po ang itsura ko dito sa sniper. Napapansin nyo, sobrang flat-footed po tayo. Pero straight naman yung legs ko. Siguro para sa akin, at least nasa mga 5'4 kayo para ma-flat-foot nyo ng maayos yung bike. Or sabi natin 5'5. More or less, mga ganong klase ng height. Alam nyo, ang dali center stand ng motor eh. Effortless eh. Eh no, unting ganyan lang. Ayun na, center stand na. Dahil nakakilos tayo. Kabig-kabig lang. Ang linis tignan ng dash natin eh, no? Naka-negative display po tayo. At kahit trick yung araw, madali siyang basahin. And malalaki yung mga indicators niya. Malalaki yung mga fan size niya. Okay, start na natin. Yan po ang tunog na sniper. Side mirror niya parang nipis ah. Okay guys, tara. Ano tayo dito? Mamang sorbetero. Ergonomics dito sa sniper. Parang pasubsub tayo dito sa motor na to. Mataas yung upuan. Upright tayo actually. Kasi medyo matangkad tayo. Pero pasubsub yung handlebar eh. Medyo mababa yung handlebar niya. So maiyahalon tulad mo talaga siya sa isang sport bike eh. And kita naman natin sa harapan niya. Parang harapan ng R1. So matangkad ako at parang kita ko ang mundo dito sa nakikita ko ngayon.
Ang taas eh. Ang taas natin. Tapos sub-sub tayo. Tapos maikli masyado yung harapan natin. Overtaking power. Township tayo, third gear. Uy. Okay din ah. Dito tayo sa flyover na to. Uy, walang helmet sila, tropa. Shucks. Pag pumapalo tayo ng 6,000 RPM, lumalabas po ang VBA technology ni Sniper. Tama ba? 6,000 ba? Ulit nga. Oh, 7,000. Yes, 7,000 nga. Yung gearing ratio ni Sniper, medyo maikli eh. Hindi siya ganun kalalim sungkitin. So, madali tayong nakakapagpalit ng gears and sobrang lambot ng clutch. Ito gusto ko sa mga assistant slipper clutch eh. Sa ganitong klaseng combination, I think madali kayo makakapag-clutchless shifting. Subukan natin. Second gear. O yun. Third gear. Fourth gear. Bawat piga mo, kahit sa mid RPM, alam mo, andun yung hatak niya eh. Oh? Well, hindi ito ang pinakamagaan na underbone, pero kayang-kayang dalhin ng makina yung bigat niya. Itong mga Sniper mga cutie-pies, ito yung tipo ng underbone na kung gusto mo ng pogi for city riding, papasok ka sa trabaho mo, sa school, o kung saan man, bahala ka na kung saan mo gustong pumasok. At ang isa pa sa kagandahan ng Sniper, maganda siya gamitin sa track. Kadalasan na nakikita niyo sa track na nagko-compete sa mga underbone category, kadalasan sa kanila naka-sniper. Dahil sa ganda ng response ng makina, and okay din yung aerodynamics niya. Though syempre hindi ganun kaganda katulad ng mga sports bike. Yung rear tire natin sa likod, I think kaya niya pang magdagdag ng isang sukat kasi may allowance pa eh. Grabe yung turning radius nito. Ang wide eh. Ang simple ng dash natin. Oh. It's a good thing na dito sa air version meron na po kayong power outlet para sakaling ipang nenegosyo nyo si Sniper o pupunta kayo sa malayo. Lagay lang kayo ng cellphone holder dito. Pwedeng-pwede eh. Pero dito kailangan nyo pang bumili ng mga aftermarket na adapter para masaksak nyo yung USB nyo. Hindi katulad ng ibang outlet na direkta USB na. Pero at least, pwede kayo maglagay ng iba't ibang klaseng adapter, diba? Pero alam nyo, mas prefer ko yung mga Desusi eh. Kasi kung nasa performance bike ka, mas sanay ako sa mga Desusi lang eh. Kasi madali mong patayin yung makina, madali mong buksan. Though madali lang din naman itong mga ganitong klaseng features, pero mas accessible siya eh para sa akin. Sa akin lang naman yung mga cutie pies ha. Pero kung ipapark mo siya kung saan-saan man, lagi yun siyang gagamitin, crowded places, maraming tao, mas maganda yung ganitong feature kasi mas safe. Di ganun kadaling nakawin yung motor. Ang ganda ng power nito. Do expect nyo na sa dulo, wala masyadong power to kasi hindi naman ganun kalakas yung horsepower nito. Alam nyo kung papipiliin nyo ako ng underbone, mas prefer ko yung mga ganitong klaseng itsura eh. Number one, yung gulong niya, malaking factor sa akin yun. Especially sa mga cornering o sa mga likuan. Andun yung kumpiyansa mo sa bawat liko mo, hindi katulad ng mga maninipis na gulong. Though may kanya-kanya naman tayong preference, may kanya-kanya tayong panlasa when it comes to motor. Pero mas bulky kasi tignan si Sniper eh. Yeah. Okay, let's go Snipey. Try natin yung power niya kung paano. Ang daling pigain nung clutch. Daling palit ng gear eh, oh. Agad-agad eh. Tsaka hindi ganun ka-stress yung transmission kapag nagda-downshift tayo. Smooth lang sa lahat ng gearing. Yun nga lang para sa price point ni Sniper. Lalo na dito sa R version, 129,900 pesos. Sa ganung price point, nag-expect na tayo ng ABS eh. Kasi di biro yung ganung presyo ah. Maganda rin akong ipang de-daily mo yung bike. Low displacement lang naman to, 155. Pero mas magandang may safety ka pa rin sa bawat preno mo eh. Kahit pa paano hindi mag-iskid yung mga gulong natin, di ba? So for city riding and for track, solve gamitin to si Sniper. Yun nga lang, for long ride, doon na magkakatalo kasi wala tayong masyadong cargo space eh. Wala tayong mga compartments. Parang nga talaga tayo naka-sport bike kasi wala tayong mailalagay na kahit ano eh. And recommended ito ha, para sa mga taong magsisimula pa lang sa mga motor na de-clutch. Madaling pigayin yung clutch and yung gearing natin, malalambot. Andun yung power niya, ang ganda niya tignan. Magandang panimula ito kung sakaling aakit kayo ng displacement. Paalabang tong lugar na ito eh. Thank you.
Siguro modification ko lang dito kung sakaling magka-sniper ako, papalitan ko ng rear set to para mas papasok pa, mas sporty. Rear tire tatasan ko ng konti, isang sukat, then okay na. Simula sa bahay ko hanggang dito sa papuntang Alabang, kumonsumo po tayo ng 41 km per liter in mixed riding mode. Okay din ha. Hindi katulad ng mga ibang 155cc ng Yamaha, pumapalo ng 30-32 mga ganun. At least dito medyo tipid siya. Hindi na masama, pero andun yung power niya na kahit papano tipid sa gasolina. Hanap lang tayo ng spot. So inaba-haba ng binahin natin, dito lang din pala baksak natin. Kailan tayo mag-outro mga cutie-pies? Yeah. Alright, so ano ang final thoughts natin dito sa Yamaha Sniper 155R? Personally, gusto ko yung styling niya, gusto ko yung power niya. The only downside for me is obviously the lack of ABS para sa 129,000, almost 130,000 na nga. Siguro mas maganda kung nilagyan nila ng ABS to. And the lack of cargo space, so hindi siya ganun ka-ideal sa pangmalayuan. Pero overall, design and performance, gustong-gusto ko to sa Sniper. And it's a good beginner bike as well para sa mga taong gustong matuto ng declutch. Gusto ko rin na mataba yung mga tire size natin eh. And for 2023, gusto ko yung kulay niya eh. Glossy black na may simpleng decal, ni ganong kaarte. Pero para sa inyo mga cutie pies, worth it ba tong underbone na to? Let me know in the comment section down below. Before we end this video, gusto ko lang pasalamatan si Brother Elijah and also sa lahat ng bumubuo ng Tortuya family. Marami pong salamat sa patuloy na suporta sa channel natin. And para sa mga iba nating viewers, habang binabasa natin ang shoutout nyo, titigan muna natin tong area na to, itong talahiba na to, kasi soon magkakaroon na ng kung ano-ano man dito. So bago pa mangyari yon, at least di ba maalala nyo tong moment na to na nag-shoutout tayo dito. Christian, Ride Safe Boss Joe, the only moto vlogger I'm watching. Solid reviews mo, eto basis ko sa pag pilian ng first big bike ko. Pa-shoutout sa next vlog. Maraming salamat supporta mo. Oo nga eh. Best beginner cruiser din ang mga Vulcan to let you know mga cutie pies ha. Hindi ganun kasakit sa bulsa. Well, kumpara sa ibang cruiser. And okay din yung power niya. So, Christian, marami pong salamat sa suporta. Trax the Great! Mag-isig si Joe nag-upload! PS, pa-shoutout, salamat Joe sa Heart React. Inspirasyon kita para bumili ng motor. Marami pong salamat, Trax the Great, sa pagsuporta mo sa channel natin. And kay Jonas De Los Santos, I'm sure kinakabahan na talaga misis nyo pag nagbablog ka ng motor ngayon. Hihi, I'm happy syempre na bumalik ka Boss Jao. The best moto vlogger para sa akin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Grabe naman yun. Nakakataba naman ng puso yung comment mo, Sir Jonas. Jonas, huwag kang mag-alala, nabulungan natin si misis. Huwag lang daw tayo magmumotor ng gabi. Jonas, maraming salamat sa suporta mo. Alright, kung nag-enjoy kayo sa video na to, please leave a like, at kung may ligaw sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala na sa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Mga cutie pies, see you sa next content.